Nahiya naman ako kay Nay. Manong na makisiksik doon para matuto rin sana ako. Tsaka na lang. Panganay kong anak mga guys, kakarating lang yan. Love you nak, naka-exam ka na. Ayan, punta naman tayo sa magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, magtatanim po tayo ng, ayan, kita niyo po ba yung hawak ko na talong? Gabi na po. Magtatanim po tayo ng talong. Yan, kahit gabi na po kasi kararating lang po ng asawa ko. Hindi po ako nakapag-vlog kaninang umaga kasi meron po akong ginawang iba na nahipo ako. Kaya hindi ko po naharap mag-video-video kaninang umaga. So ngayon, bawi na lang po tayo ngayong gabi. Yan. Maglagay tayo ng organic. Ang gaganda nung ano, oh, nakita mo? Yung ampalaya? Dapat lagyan ng ano? Naglinis ako kanina pero hindi ko na binidyo kasi yun lang din naman ang gagawin ko, ah? Doon na lang? Hindi pwede dito? Pwede. Dito na lang, ah. Mas maluwang dito kaysa doon. Ta, may ano pa doon yata. May papaya pa doon. Ayan guys, dito natin itatanim. Kung matandaan nyo yung pinagtanggalan namin ng pipino. Pinagtanggalan ko ng pipino. Diyan na lang itanim. Kita mo yung mga petsepa, oh. Hindi ba siya Ah? Hindi siya oh, pwede. Dito ako. Asan yung ano? Kuha ka muna ng ano. Barreta, ayan. Kuha ka muna ng... Kung ilang tiraso yan? Haan? Yung itatanim mo. Sige lang. Ilagay na lang natin sa ibang... Dito tayo. Ayan. Saan ang organic mo? Nandun. Sa may sako doon. Sa nagpapa-shoutout po kay Totings TV. Yan, shoutout sa'yo, idol. Maraming salamat sa suporta mo. At sana patuloy mo akong patuloy mong panoorin yung mga vlog ko at ganun din ako sa'yo. Maraming salamat, idol. Ayan, gabi na guys, pero kailangan itanim yung talong kasi pag ipagpabukas pa, may tatahiin ulit ako bukas ng umaga, hindi ko na naman maharap. Eh, mainit na dito pagdating ng alas 9, mainit na dito sa dito sa garden natin, kaya hindi na ako makapag trabaho dito pagka medyo tinanghali na tayo. Nakikita ko yung isang petsay doon, ano. Parang kinain siya ng mga insekto. Parang gusto ko tuloy mag-ulam ng petsay. Anong gagawin naman? Ay! Bili ka ng ano bukas? Laman ng baka? Pala. Yun, pala guys. Para may hahaluan tayo ng petchay. Okay lang po ba sa inyo? Comment down below guys kung nadidiliman kayo sa mga ibang video ko. Pero para sa akin okay lang naman po. Kita naman po yung ano, ginagawa natin. Katinailong ko. Yung
Dalawang anak ko po, nasa bayan pa guys. Yung panganay yung dumating kanina. Kakatapos lang din ng exam niya. Tapos si Luis, hindi ko alam kung anong ano. Anong gagawin niya sa Aile? Ba? Sa bayan? Hindi ko na malayo, nakatulog ako eh. Pero galing siya dito? Oo. Baka pumunta rin sa office. Ah, baka. Wala siyang pasok kanina. Kinuha lang niya yung pera niya kay CJ tapos bumalik din siya, bumili siya ng donut. Kasi nagpabili ako pala. Alam kong susweldo siya eh, kaya ano nga po pala guys, yung pangalawa ko, si Lois. Nagpo-produce po siya ng music sa mga pang-fiesta guys. So, yun yung parang nagkakaroon siya ng pera, ng income doon. Dahil, aray ko, ang daming lamok. May mga nagpapagawa sa kanya. Iba't ibang bayan po. Ayan. Nagpo-produce po siya. Nag-co-compose din po. Yung mga ibang pinoproduce niya, bale, minsan, siya yung naglalapat ng lyrics. Maano po kasi yun, guys? Malikot ang utak. Ayun. Mga kompositor, pare-pareho. Pare-pareho po kami, guys, actually. Lahat po kami nag-compose ng kanta. Yun po. Talent. Dalawa kaya sa isang bukas. Na pwede. Binigay sa atin ng Panginoon. So, papasalamat tayo sa Panginoon. At kahit pa paano, nakaka income na yung mga anak ko na kahit hindi pa sila tapos sa pag-aaral. Buti nga malambot yung lupa eh. Hindi ko na babaguhin yung angle ng camera guys ha, kasi baka maging against the light tayo. Pagtiyagaan nyo na lang po. Isang angle. Hindi, lagyan ko yung ito talikot tayo. Ah. Kanina po naglinis ako dyan. Ngayon, kakaano ko lang din. Kakaakyat ko lang din. Marami din yung nalinisan ko pero hindi ko na binidyo kasi yun lang din naman yun. Dalawa-dalawa? Pwede. Pwede kaya? Hindi ako sure eh. Pero sige, try mo. Pwede naman siguro. Basta enough lang yung... excuse me pa. Basta enough lang yung ano niya. Yung... organic niya siguro. Ba't dito ayaw mong lagyan dito? Ay, wala ka ng daanan dyan. Ah! Ay, pwede rin. Pwede dito sa palapit. Dito sa may sili na isa. Kalamansi. Ayan guys, oh. Kasi sabi ko, itanim na namin ngayon kasi baka bukas magtatahi ulit ako. Ano po guys, bale, meron po kaming konting kabuhayan. Nag-a-upholstery po kami sa mga tricycle, sa mga sofa, mga jeep, ganun po. Dati po, pumapasok ako pero hindi ko po nakakayanan yung init sa shop namin kaya... ang sabi niyang ng mga anak ko eh magstay na lang daw po ako dito sa bahay. Kasi po sumasakit yung ulo ko pagka nasobrahan sa init. Yan po. Tapos pag nakakaamoy ako ng sobrang masangsang guys. Nahihilo ako. So
okay lang naman din sa akin. Mas ine-enjoy ko nga po yung ano, yung pagtatanim-tanim. Ay, yun po yung gusto ng mga anak ko. Di, sige, sige, sundin natin. Ayan. Tsaka po ng asawa ko, sabi niya, huwag ka lang pumasok. At pa, video-video na lang, gano'n. Ni, namunga rin pala yung kamatis. Tignan niyo, guys. Yung sinasabi kong, may nakaligtas din pala, kahit pa paano. Ayan, kita niyo ba? Yun. Pero kasi, siguro nakaligtas lang yun, pero hindi na kasi season yata ng ano ngayon. Pwede. Pwede pa ba? Kamatis. Wait lang. Guys, ikot tayo. Hindi ko na pupuputulin para hindi mabitin yung ating video. Hindi pa to mga mature. Pero lalaki na. Ano to guys? Nilagyan ko po ng kumot dito sa yung sirang kumot namin. Nilagay ko na po dito sa panglilim ng petchay. Ang ganda po ng tubo. Kaya sabi ko eh ano, magre-ready talaga ako ng mas maraming punla ng petchay. At gagawin kong ganyan. Lalagyan natin ng net yung itatanim natin para hindi siya, para maging ganyan siya ka-healthy. Ang healthy po nila. May mga butas-butas po yung ano, yung dahon niya, pero sabi nga po eh, kung walang butas yung gulay, yung isang dahon ng gulay, matakot ka na. Kasi ibig sabihin nun, punong-puno siya ng chemical, guys. Ayan, butas-butas. Oo, pwede. Maluwang pa naman yung daanan. Ayan! May mga bagong tanim tayo, alaga tayo, guys. Talong, pinahingi lang po yan ng customer namin sa ano, sa upholstery, guys. Maraming maraming salamat nga pala sa'yo, Kalbo. Shout out sa'yo. Ayan, Kalbo po. Hindi ko po alam yung real name niya, guys, eh. Kaya, ano lang ang real name niya? Hindi mo rin alam? Wait lang. Something like, maganda pangalan niya, eh. Anyway, hindi ko na po maalala kaya ayun, shout out sa iyo. Sana mapanood mo tong vlog ko. Diyan lang po sa katabing barangay, guys. Pero ayun, niregalo niya yung talong seedlings. Ngayon lang po ako kumbaga nag-try na magtanim. Parang po dati kasi wala akong interest sa pagtatanim din eh. Kasi walang, hindi namin nabibigyan ng panahon ang pagtatanim. Plus, guys, wala naman talaga kaming lupa noon natataniman. Ayun kasi, hindi po ako lumaki dito sa Ilocos Norte, guys eh. Kaya wala po akong knowledge sa pagtatanim. Talaga. Alam ko magbaon, pero hindi ko alam kung paano alagaan. Yun. Ngayon lang po talaga, guys. Kung sa mga bagong subscribers po or sa mga dati ng subscriber, kung babalikan nyo po yung isa sa mga video ko, sa mga vlog ko is, makikita nyo po doon kung anong itsura nitong tinataniman namin ngayon, guys. Sobrang masukal na hindi mo talaga mag-figure out kung anong itsura niya. Hindi po siya, para sa akin, hindi po siya ideal noon na tamnan. Hanggang sa, ayun, hanggang sa nung nag-stay na ako dito, sabi ko, wala naman akong gagawin, eh. Di, mag-try kaya akong magtanim, sabi ko. Tapos,
in-inspire pa ako ng bunso ko na sabi niya, i-video mo lang mama at ano, try mong i-upload. O, di, yun nga po ang nangyari. Nakakapagkwentuhan tayo at nakikita niyo po yung mga ginagawa ko everyday. Yun. So, sa mga bago po dito sa channel ko, guys, mag-subscribe na po kayo, mag-like, at i-share po natin ang mga video po. So, maraming salamat dahil tinatangkilik nyo po ang mga pinaggagawa natin dito sa garden natin. Libangan natin pare-pareho. Yun po. Ah. Marami pa? Dito. Diyan sa gil, diyan oh, sa pagipagitan ng mga sitaw pwede. Pwede diyan, pwedeng paghalo-haluin diyan. Para ano? Ayan, guys. Yung kay Pastor Rohel, kay Manong Rohel po. May nakikita ko po sa picture. Tagal ko na kasing hindi pumunta doon. May mga lettuce pa siya na red, no? Pa? May mga lettuce. Tapos marami po siyang ano, guys, mga livestock, manok. Ewan ko lang kung may baboy pa siya ngayon. May mga rabbit siya, guys. Tapos gumagawa po siya ng yung organic na salted egg. Yun, ang sarap po ng product niyang yun, guys. Hindi po maalat. Hindi siya, ah? Oh, hindi po siya maalat. Hindi, ibig kong sabihin, salted egg nga, pero hindi siya masyadong maalat. Hindi katulad nung mga nakagisnan natin na maalat. Medyo talagang kumakagat yung alat niya. Yun po eh, hindi. Last na butas or meron pa? Tatlong butas pa. Dito oh. Ay, doon oh. Sa gilid doon. Sa tabi ng mga petse. Tignan mo nga yung ginawa ni Pink sa... Tignan nyo nga yung... Naku guys, napakakulit ni Pink. Tignan nyo nga yung ginawa niya sa petchay, oh. Malalaki na rin yung mga punlayan, yung pinagkuhanan ko nang itinanim ko doon sa ano. Pero lumaki na rin sila, hinayaan ko na lang sila na ganyan. Kasi lumalaki naman na sila, eh. Hindi ko pa pala na i-ari ko. Tapon yung mga dahon na ano, iba. Bukas na lang siguro, ng hapon uli. Last. Yun. Hindi, ang gawin natin dyan sa kamyas, ilipat natin yung isa kasi masyado silang malapit sa isa't isa. Close sila. Close sila masyado, guys. Kaya kailangan ano, paghiwalayin sila kasi baka magtalo sila eh. O mag-away ba? Hindi, baka ano guys, baka mag-agawan sila ng nutrient. Kaya siguro sa tag-ulan or isa sa mga araw na ito ililipat natin. Ayan, natapos na yung pagtatanim natin. Tapos, didiligan pa. So, isang timba lang naman siguro. May mga lamok na guys kasi nung umulan, hindi ko alam. May mga sumahod siguro ng mga tubig. Baka may mga nangitlog na naman na. Yung scarlatina natin guys, baka tatanggalan ko rin kasi yung mga kangkong natin na
masyadong nasisilo, nalililiman sila. Pero titignan ko rin kung okay lang, hahayaan ko na lang. Yung sili natin na, yung sinabi kong siling inisal noon, guys. Ang dami niyang bunga, oh. Ganyan pala talaga siya. Iisang puno lang to, guys. Pangarap ko rin na ano to, eh, na paramihin. Kasi ang ganda niyang tignan pagka marami. Kahit mga 10 puno man lang ganun. Para naman gumanda-ganda yung ating garden. Magiging kulay luntian. Yan. Yung mga sitaw natin dito, guys, yung nilagyan natin ng hapayan noon, namumunga na po sila. At saka ang tataba. Kasi organic yung nilalagay natin. Aray, kung dami lang. Yan, guys. Oo, paarawan yan. Eh, gusto ng araw yan. Ang dami ko pong mga itinanim, guys, na nangamatay. Pero sabi ko, total parang experimental garden naman ito. Experimental na nag-materialize. Okay lang naman na namatayan tayo ng mga tanim. Kasi parang nasa estado pa ako ng ano, eh. Inaaral ko pa yung mga ano gusto nila. Nahiya naman ako kay Nay. Manong na makisiksik doon para matuto rin sana ako. Tsaka na lang. So, paano po, guys? Maraming salamat na naman po sa inyong pag-nunood. Yan. Kikita-kita ulit po tayo sa mga susunod na videos ko. So, hindi na po ako nagpakita ng muka dahil hindi po ako nakaayos, guys. Ibig kong sabihin, hindi ako nakasukla. Hindi maayos yung mukha nat. Yan. Maraming salamat. Bye-bye po. Ayan yung ating ayun, no? Pinatayan ako ng ilaw. Bye, guys!